day there. This is again your Tita Agnes. Welcome to my channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako muli sa lahat ng subscribers at sa viewers po namin. Again, hindi ko makakalimutan mulit-muli ang pagpapasalamat kay Kubong Biyahero, Paul. Maraming salamat. Kay Kabems, maraming salamat Kabems. You guys take care and please say hi to Budoy. So ngayong araw na ito po, so ipapakilala ko po sa inyo si Richard, ang ups and downs ng buhay ng batang ito sa kanyang journey dito sa Canada. Richard, please. Hello po, magandang araw sa inyo. Ako si Richard. Lumaki po ako sa Santa Rosa, Laguna. O, Laguna rin? Oh. Laguna. Okay. Lumaki po. Trabaho ko, bago ko makarating sa Canada, is waiter sa Max's Restaurant sa SM Santa Rosa. Oh, doon kita nakita nung second, is that the first time na nakita mo ako or second time? Actually, ma'am, hindi ko talaga ako nakita. Ah, hindi. Okay. Hindi pa pala ako nakita. And then? And then, ang naging tulay po is si Arnel. Yung pong in-interview namin nung isang araw. Si Sir Arnel po is manager namin sa branch noon. Branch manager namin siya. Mm-hmm. Siya po yung nag-introduce. Sa akin. Paano kita hinire? Binigay lang po yung resume. Sa akin. Sa inyo po. And then after that? After that, and then dumating na po yung... hindi kita in-interview over the phone? Hindi po. Communication po natin is through email. So yung mga interviews ko is through email? Email. Black and white? Black. After 2 weeks na hinire kita, pinadala ko na ba yung approved LMO? Hindi po agad-agad. Siguro after another 2 weeks po natin, hindi ako nagkakamali. So process of 1 month? Halos 1 month? Oo. Nung nagbigay ko na yung LMO, that's the time you are going to bring that package sa Canadian Embassy. Ilang buwan bago mo natanggap kung ikaw ay approve or deny? January 16, hindi ko nagkakamali. Dumating na po yung email. Working visa. Oh, grabe! Sobrang swerte mo! So, 3 weeks lang? 3 weeks lang. Hindi ka in-interview? Hindi po. Sa batch po kasi namin madami kami. So, 20... Tapos? Isa siya sa doon sa sinasabi ni... Noong isang linggo po, na sinasabi ni Luis na yung iba, nakaupo lang sa bahay, dumadating na lang yung approval from the Canadian Embassy. And yet, yung iba, katulad niya, 3 months or 4 months nag-iintay, may interview pa. Pero case namin hindi yung interview. How lucky you are! Ano? And then when you got approved, anong naramdaman mo noon? Mixed emotion ko eh. Hindi ko alam kung tutuloy ako, kung excited ako. Dahil bagong kasal ka ba nun? Dahil, opo. And then, prinsipyo po ko sa buhay na ayoko talaga umalis ng Pilipinas. Sabi ko po, meron lang po akong regular na trabaho sa Pilipinas. Okay na ako. Hindi na ako aalis. Ayoko umalis. Ayoko, kasi na lumayo ako sa namalayo sa tatay ko. And then, ayaw ko malayo naman ng mga anak ko yun. Malayo rin. Ayaw mo iwanan ng anak mo. Kasi ayaw mo maramdaman ng anak mo yung nararamdaman mo na walang ama. And yet, iniisip mo rin yung kinabukasan niya and you fit. Napumunta dito, sakripisyo po. March 6 po, dapat nandito dito mm-hmm. na ako. Mm-hmm. Hindi po ako natuloy kasi sakit, dengue. Nagkaroon ka ng dengue? Nung mismong day, nung day po na paalis ko kay Kami. Ay, anong ginawa mo? Nung paalis ka na, nagkaroon ka ng dengue. What did you do? Nagpa-dextrose po agad. And then, what happened? Paano mo kami na... Minessage ko po kayo kinuha sa email. Mm-hmm. Nasabi ko yung sitwasyon ko, ganito nga po. And then, hindi po talaga ako natuloy. And then, yung worst part na nangyari, yung employer ko noon, hindi na kailangan ng tao. So, nandoon na po ako sa dulo ng ng road. Yeah. Talagang nakabit na lang talaga ako. Dinala niyo po ako dito. Pero so, saan company ka dapat? Boston Pizza in Spain. And ayaw na niya? Ayaw na po. Kailangan, hindi na po nila kailangan ng tao. Pero may ticket ka na? Pero may ticket na po ako. Na ako nagbayad? Hindi. Kayo po. Come on, ako. So, kayo po muna tapos. Kung hindi ka matutuloy, ako ang lugi kasi nabayad na ako. Tama? Okay. So,
From there, kinausap ko yung may-ari, bakit ka mo naging kaibigan ko, bakit ka nakarating ko, ayaw na nila. Pumayag po sila na in case na tawagan po sila, pagdating ko sa immigration, in case na tawagan sila, yes, sasabihin ko nila na kailangan. Oh, yan, so, natatandaan ko na, tatlo kayo nun. No. Na, iba-ibang kumpanya, okay. Mm-hmm. Tapos, pinarating kita dito, and then? And then, since may valid naman po akong work permit for 2 years, pwede ka naman. Opo, tinawagan ba sila? Ang alam ko po, tinawagan po sila. After noon, nung nakarating ka dito, sinong sumundo sa'yo? Si Kiko dito. Anong buwan ka dumating? June 6. Oh, mainit noon, mainit. Bakit kaya hindi ako kasama noon? Ano? Tapos, from there, saan ka tumuloy? That times na tumuloy po kina Ati Christy, apartment sa... Oh, yeah. Kinaromi. Oh, okay. And then from there, paano ka napunta dito? Kinausap ko si Sylvia? That time, since wala po akong employer, hinahanapan niyo po ako para... After 3 months, napupunta ka dito at si Sylvia nakita ko agad. Opo, na makaka- Sylvia. Ang tagal mo na, tapos, nung nandito ka na, nakita mo sila, yung mga Pilipino, no, sa grupo natin. Ayun, excited niya. Nabalitaan ko. Si yung mga kasama ko, bukod kay Arnel, since kilala ko na sa Texas, Pilipinas pa lang. And then, na-meet tuloy sila, si Rosemary, yung mga kasama ko. Si Kennedy, hindi ko kasama sa kanya. So, hindi ko po siya kasama sa LMO. Pero, that time, nandito na si Kennedy. Nanauna siya mo. Magkasunod kami. So, nung pumunta ka dito sa Cold Lake, anong position meron ka? Is it called? Wine cook. Ano, magandang position mo, ano? No. Nung makita mo yung Filipino community at saka sila father, okay ka na? Okay po ako in a week. Why? Why only in a week? Nung sobrang... Miss, sobrang homesick ko po. Talagang that time, ayoko na. Actually, tinawagan ko nga po ulit yung previous trip ko nun eh. Sa Pilipinas. Sabi ko, huwag kayong maghahanap dyan ng waiter, babalik ako. Gusto ko lang talaga mo. Kasi hindi ka sa homesick. Naalala mo anak mo. Nung talaga unang time na nakita ko siya sa monitor, nag-chat kami talagang. Nag-breakdown ka talaga. Dahil ayaw mong makita again, iniisip mo, ayaw mo yung anak mong lumaki na walang ama. Na malayo po. Malayo. Anong ginawa mo? Sacrifice, nandito dito na ako. Iniisip ko na lang yung picture niya. If ever nasa Pilipinas ako, hindi ko ibigay yun sa mga. Hindi ko siya masusuport ang more financially. Binigyan kita again ng 2 years dito. Opo. So within that 2 years, okay ka na do sa first 2 years mo? Okay na po ako sa first 2 years mo. Ano, doon sa first 2 years mo na iyon, na na-renew kita, andito ka na, nag-apply ka ba noon ng permanent residency? Included ka ba doon right away? Included po, since that time yung qualification na kailangan na-apply ko, and then na-apply ko. That is in your first 2 years. Ilang taon ka na dito ngayon kayo? 12 years. 12 years. Doon sa first 5 years mo, is there any particular problem na bibigay ka na kayo? Madaming beses ko. May time na talagang susubukan ka ng ano eh. Susubukan ka ng Panginoon. So, nasa yung faith mo? Dahil? Binigay sa iyo magandang buhay na wala ka sa Pilipinas. And then that time, sobrang aliw na aliw ko na sa paligid mo, lahat meron ka kahit ng iyon. Parang nakakalimutan mo yung naiiwan mo. Mm-hmm. Yeah. And then, yun, siyempre, sobrang ano, saya, may makikilala ka. Iyon po. Yeah. Na, yung kwento mo kasi, nangyayari talaga yun eh, sa buhay mag-asawa, lalo na yung sinasabi nilang distance relationship. Nangyayari yun, natutukso ang isa. Paano mo na-cope up at nabuo muli yung pamilya? Wala. Talagang lalapit ka lang talaga. Si Lord na talaga makakatulong sa'yo. Kasabi mo na siya. Aminin mo na yung pagkakamali mo. Kusapin mo yung taong nagawa mo na kasalanan. Yeah. And that's Isaac.
That's nicer, right? Apo. Yes, nicer. Mm-hmm. Sabi ko, may mga taong natapa ka mo ng time na yun, may ka ng tawad. Madali ba yung proseso? Napakahira po. Dahil? Parang yun ngayon, parang yun yung madilim na buhay. Madilim na part ng buhay ko nun. Paano mo siya na pa... Paano mo na persuade siya na patawarin ka sa nagawa mong kasalanan? Sa po, mahirap talaga din kasi hindi dito ako, nasa Pilipinas po siya nun eh. Oo, ang hirap paintindihan. Ang hirap po paipatindihan. Parang hindi mo mapakita, hindi mo maparamdam. Yung pagsisisi. Yung pagsisisi. Talaga, kinakapit ako na talaga ng si Lord na lang. Nung dumaan ba yung pagsubok na iyon, alam ko ba yun? Alam ko yun. Kasi sa inyo rin po ako, ako rin na. Ano yung ako naglabas ng problema na. Anong reaction ng nanay-nanayan mo dito na ako? Nung nagkaroon ka ng confession about dun sa problema na iyon? Naramdaman ko yung mama ko na nandisipali ko. Lahat ng payo ng isang tunay na magulang, pinaramdam niyo. Lahat, payo, paano niyo ako pinagilitan ng time na yun, ginawa niyo. Isa ba ako sa naging dahilan para mabuo uli ang pamilya mo? No, sobrang sobra po. Kumaga, nakakatanggap kayo ng tawag ng this oras ng umaga. Kasi magkaiba pong oras ng Canada, Pilipinas. Para na maayos. Kayo po yung kumakausap sa magulang ko noon. Kay Aisa. Yung magulang mong mama mo. Mama. Yeah, hindi ko makakalimutan yung mga tawag na yun. Kasi ang nag-uusap noon is isang ina doon, isang ina dito. Pumapagit na ako sa'yo at kay Aisa. Yung mga tawag ni Aisa na yun, na umiiyak siya, umiiyak din ako. Pinaparamdam ko sa kanya, nung time na yon, no matter what, gagawin ko lahat in my own power na mabuo kayo. Yeah, maraming ano, maraming mahiwaga talaga ang buhay, ano. Tapos, doon sa naranasan natin, na naging sitwasyon natin, paano tayo nakabumalik sa kakalimutan natin at mag-step ahead? Ano lang po, bagay, kailangan mo yung acceptance. Tanawin mo kung ano yung pinagmulan mo. Tignan mo, pumalik ka kung saan yung, ano yung mga bagay mo. Wala ka dati, sino yung mga tumulong sa'yo, ano yung mga dahilan, bakit nandito ka, lahat yun.